Mga kwentong pantasya. Ang kagilagilalas na puno. Ang matatandang akasya ang siyang nagahari sa kalye ng universidad. Sila ay malalaking puno na may matitibay na sanga at makikinang na dahon na tila esmeralda sa sinag ng araw. Sa ilalim ng punong ito, may isang munting halaman ang umusbong. Ngunit, di tulad ng mga akasya, ito ay may malalambot na mga sanga at dahon. Habang lumalaki ang munting halaman, napatid niyang mayroong mali sa kanya. Nananatiling manipis ang kanyang mga sanga, maging ang kanyang dahon ay maliliit. Higit sa lahat, umuusbong na dahon sa kanyang sanga ay kakaiba. Ito ay kulay dilaw. Ano ba ang mali sa akin at tungal nito? Lahat ay mali sa iyo, bulalas ng bugnuting akasya. At hindi ka maaaring maging isang puno. Ikaw ay isang halaman na gumagapang sa lupa, na agad ding nalalanta dahil hindi mo maaabot ang langit. Tanging mga puno lamang ang nilikhang may kakayanang abutin ang kalangitan. Pero isa akong puno sa bad ng munting halaman. Hindi pa lang ako lumalago. Munting halaman. Ako ang namumuno sa lahat ng mga puno sa kalyeng ito sa napakahabang panahon. Pagyayabang ng higanteng puno. Saksi ako sa pag-usbong at paglagas ng mga halamang tulad mo. Wala kayong lugar dito sa kalye, nagkalat lang kayo sa lupa. Sinisira ninyo ang ganda ng hari ng mga puno rito. Naramdaman ang munting halaman ang lungkot hanggang sa kanyang mga ugat. Tila dumaloy ang lakas palabas sa kanyang mga luntian at tilaw na dahon. Umiyak na lamang ang munting halaman dahil gustong gusto pa rin niyang maging isang matayog na puno. Ngunit paano ito magiging isang puno? Ang gumagapang na halaman ay tumutubo kahit saang direksyon. At hindi nila kayang tumayo ng matuwid at matibay. Ang dahon nito ay tumutubo sa lahat ng parte ng kanyang sanga at hindi kasing taas ng punong akasya. Kaya tama siguro ang akasya sa sinabi nito tungkol sa kanya. Siguro nga hindi siya isang puno at hindi rin niya mahahawakan kailanman ang kalangitan. Sa kanyang pagupo ay napaisip siya na pagmasdan ng gumagapang na halaman ng sinag ng araw ay tumatama sa damuhan. Hindi ko man lang mahahawakan ang kalangitan, baka naman kahit papano ay maramdaman ko ang araw. At sinimulan niyang banati ng kanyang katawan papunta sa liwanag ng araw. Ang mga kawani sa universidad ay magkakaroon ng paglilinis sa hani ng mga puno. Puputulin na nila ang mga sobrang tanda ng puno at mga bagsak na ang mga sanga. At kasali rito ang bugnuting puno na ito at siyang pinakamatanda sa lahat. Ngunit hindi nila siya pwedeng putulin. Sabi ng halaman, maaari pa siyang tumubo. Kung buhay pa siya ay oo. Sagot ng iba pang akasya. Ngunit hindi na siya tutubo ng matuwid. Hindi kailangan ng ating kalye ang halamang baluktot at marupok ang pagtubo. Mabuti pang hayaan na lamang natin siya sa mga tagaputol. Bagamat naguguluhan, alam ng halaman na may maaari pang gawin upang maligtas ang akasyang ito mula sa tagaputol. Huwag kang mag-alala, bugnuting akasya, sabi ng halaman. Mag-iisip ako ng paraan, hindi ako papayag na putulin kanila. Malaki ka na pala, sabi nito sa halaman. Talagang malaki ka na. Abala ang kali ng universidad kinaumagahan. Inipon ng mga tagawalis ang mga dahon at iba pang kalat na sumasakop sa daan. Pagkatapos sinagdatingan na ang tagaputol dala ang kanilang mga palakol, lagan at itak. Sinuyod nila ang buong kalye at inisa-isa ang mga punong dapat ng putulin. Nagsapit nila sa bugnuting akasya, nanlambot ang kanilang mga kamay at nabitiwan nila ang kanilang mga pamutol. Nakihalubilo ang mga tagawalis upang alamin ang pinagkakaguluhan ng mga tagaputol. Dumating na ang mga estudyante at mga profesor. Nakita nila ang mga tagawalis at tagaputol na tila namamalikmata. Di nagtagal, nabilang na rin sila sa napakaraming taong manghang-manga sa kanilang nakikita. Sapagkat nasa harapan nila ang pinakakagilagilalas na halaman na kanilang nakita. Malinaw na isa itong puno. Ngunit ang buong katawan nito ay tila sinunsihan at nababalutan ng mahahaba at matadahong baging na namumutiktik sa maririkit at mga dilaw na bulaklak. Sa tingin mo, napaniwala natin sila?
Tanong ng kinakabahang akasya. Tumahimik ka na lang at husayan mo ang ayos mo, kindat ng poste ng ilaw. Samantala ay nag-uumapaw ang kaligayahan ng munting halaman. Upang mapansin ang nangyayari sa ibaba, pagkat sa kanyang kinaluluklukan ang langit ay walang kasing ganda. Ang aral ng kwento. Kahit kailan at kahit sino pa man tayo ay pwedeng-pwede tayong mangarap kahit kaano kataas. Katulad ng munting halaman na pinangarap lamang na marating ang langit. Kahit minamaliit man siya ng bugnutin at matandang akasya, ay siya pa rin ang nakagawa ng paraan upang matulungan niya ito mula sa pagkakaputol sa kanya. At naging daan din naman ito upang makamit ng munting halaman ang kanyang mataas na pangarap. Ang makarating sa langit at mahawakan ito.